Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! So yan mga idol, kung napapansin nyo yung ating background ngayon, napakaganda. Then napakaganda ng ating ikukwento. Regarding to ngayon mga idol, since happy Valentine sa inyong lahat mga idol. So happy Valentine's lahat ng mga SME nyo mga idol. So kung mapapansin nyo, magkukwentuhan tayo ngayon mga idol regarding sa passion natin, sa hilig natin, the same time sa buhay-buhay, okay? So kung mapapansin nyo yung puno natin, simple lang siya. Okay, pero pagka sa mga malikot ang mata, so makikita nyo kagad yung difference, yung pagkakaiba. So puntahan natin mga idol, meron ako mga i-share sa inyo, ipapakita. Pauwi na ako mga idol, ngayon napansin ko lang dito. Okay, sa tagal ko na nagpupunta, kung mapapansin nyo yung mga video natin, wala kasi masyado ngayon na nagpunta dito mga idol. So half day lang kami ngayon sa trabaho, kaya nagtambay muna ako dito. Tapos wala naman akong pupuntahan. Okay, so at least may napansin lang akong puno. Then magkukwentuhan lang tayo mga idol, okay? So ano man ang dumating sa buhay natin, masaya at pangit, problema at kung ano, so kailangan lang natin na maging matatag, okay? So yung lalo-lalo na mga idol, yung mga nagdidesisyon na mga mag-abroad katulad nyan, yung mga palis ng bansa, yung mga malayo sa lugar, so kailangan lang natin na magtiwala sa isa't isa, lalo na yung tinatawag na LDR, okay? So yan, kung mapapansin nyo, once na umalis ka na ng bansa, sumakay ka na ng aeroplano, so isipin mo, hindi ka magbabakasyon doon. Talagang tanggapin mo na pag pumunta ka doon, buo yung desisyon mo at para sa pamilya, okay? So ingatan lang natin mga idol, kasi karamihan ng mga nag-abroad talaga is nasisira yung family. So kailangan mas maging matatag. Ngayon, kung mapapansin nyo yung puno na to mga idol, meron tayong pader na napakatibay, napakakapal. At saka yung itim na makikita nyo na ito mga idol ay napakakakapal na mga bakal. Okay? So kung makikita nyo, i-compare natin yung daliri ko mga idol, ang kapal. Ngayon, itong puno na ito mga idol, sa kanyang kagustuhang mabuhay. Kaya napansin nyo, napakalabong niya, napakakapal ng dahon niya. Kalahati ng puno niya nasa labas. Then mga idol, kung mapapansin nyo, pasilip natin dito. Kalahati naman ng puno niya mga idol ay nasa loob. Okay? So ngayon, napakatibay ng puno na ito mga idol kasi ikinapit niya yung kanyang mga ugat sa literal na lupa. The same time dito mga idol, nakakross yung kanyang mga ugat. Okay, so hindi lang yan mga idol kasi hanggang dito, sa pinakagilid dito mga idol, ay talagang makikita natin mga idol na talagang ikinapit niya ng todo. So parang talagang sinadya mga idol. Pero yan ay likas na yaman. Okay, power of the nature to mga idol. Okay? So katulad nyan, kung naranasan mo na mga idol yung mapestihan ng mga sisiw at ng mga manok at naubos yung alaga mo, marami na ang tumigil sa passion natin mga idol. Marami na rin yung mga sumuko, pero mga ilang taon lang, meron pa nga yung buwan lang ang nakalipas, bumabalik pa rin sa hilig natin. Okay? Ngayon, pagkaano man ang dumating sa buhay, lalo na ngayon mga idol ay araw ng mga puso, lagi natin tandaan kung saan kayo nagsimula, kung ano yung mga masasayang bagay na nangyari. So, kailangan natin pairalin mga idol yung pagmamahal. Okay? Sabi ko nga mga idol, hindi lang basta pagmamanok yung hilig natin. Number one talaga dito mga idol, para sa ating pamilya. Kaya natin ginagawa mga bagay-bagay mga idol kasi tayo ay mayroong pangarap sa buhay. So, katulad ng mga lagi ko sinasabi, huwag tayong makontento kung ano meron tayo. Pero ipagpasalamat natin para at least meron tayong araw-araw mga idol na ginagawa para sa ating pamilya, okay? So lahat ng mga negative mga idol, itapon nyo dahil hindi makakatulong yan. Pagising sa umaga, araw-araw, kailangan positive ang iniisip para positive ang resulta, okay? So itong puno na to mga idol ay meron akong nagawa lang sa isip ko na kwento na hindi ko talaga totally alam yung history ng puno na to mga idol. Kaya kung mapapansin nyo, tinangka na rin siyang bawasan ng kanyang sanga. So ayan mga idol. So katulad sa buhay, may mga problema na rin na dumating sa atin na muntik-muntik nang masira yung pamilya. Pero mapasalamat tayo kasi una-una mga idol, kaya pinutol siguro yan o kaya puputulin siguro yan kasi nga papunta na siya para harangan yung kalsada na dadaanan ng tao. Pero pasalamat tayo mga idol kasi kahit papaano ay hindi siya naituloy na putulin. Okay? So ngayon mga idol, talagang kailangan natin na ipaglaban yung ating pamilya at huwag sana sirain ng ibang tao mga idol. Okay? So huwag tayong papayag mga idol na masira yung family natin kung iko-compare yan sa ating mga passion. So huwag lang tayong masyado maging addict sa manok mga idol. Kailangan balance. Family first talaga mga idol.
So katulad niyan mga idol, kung halimbawa naman mga idol, sa ngayon hindi mo pa nakukuha yung pinakamagandang linyada. Okay? So tiis-tiis lang mga idol. Okay? Meron at meron, darating at darating ang time para sa iyo. Okay? So sa ngayon mga idol, ang kailangan lang natin, aralin natin na hindi magkasakit yung manok. Gamutin natin agad yung mga alaga natin na nagkakasakit. Mag-prevention tayo kasi uso na naman ang peste. Okay, so kailangan updated tayo mga idol. Kailangan bukas ang ating kaisipan kasi etong puno na nga to mga idol, oh. 'Di ba? Meron akong babanggitin sa inyo mga idol. Alam nyo ba, ito katulad nito mga idol. Okay, dati nung nagmo-motivate pa no, nasa office pa ako nagtatrabaho. Sino ba may kasalanan kung bakit ang mga dahon na 'yan ay nalaglag? Dahil ba mga idol sa lakas ng hangin? O kaya naman dahil idol mahina yung kapit ng dahon sa puno? Or baka binitawan naman siya ng puno kaya siya nalaglag? So kung mapapansin nyo mga idol katulad nito, pwede rin baka naman sa katandaan. Okay, sa masyadong complacent. Okay, so idudugtong natin yan sa pagmamanok mga idol tsaka sa buhay. So sadyang bagay-bagay mga idol ay papunta tayo sa katandaan. So katulad nito, mayroon tayong berde, mayroon mga dark color na dahon, mayroon naninilaw, then sa baba mga idol ay mayroon na nagkulay brown. Okay? So ngayon mga idol, tayo ay tumatanda. So ang pupuntahan natin, pare-pares lang, alam nyo na ibig ko sabihin. Ngayon ito mga idol ay madali na matanggal. Okay? So pagka inawakan natin yan mga idol, ayun, natanggal na. Okay? Kasi ako nagtanggal. Okay? Ngayon, paano naman yung mga kusang nalalaglag? So, depende yan sa sitwasyon. Kumbaga mga idol, halimbawa, inanda mo yung manok mo, ginawa mo ang lahat, pero natalo, part para sa ating passion yan. Okay? So, kailangan tanggapin natin kasi dalawa lang naman pupuntaan yan hanggang tatlo mga idol, di ba? Matalo, manalo, or tabla. Basta enjoy lang. Okay? Sa buhay naman mga idol, hindi mawawala ang problema. Okay? Pero mas maganda, problema ang mamroblema sa'yo. Okay? So katulad yun mga idol, meron tayong kakantahin. Okay? So sa mga medyo late-late po ang edad, okay, alam na ang ibig sabihin. So alam nyo tong kantan to. Okay? So simulan natin mga idol. Okay, ganito. Tayo'y mga dahon lamang ng isang matatag na puno. here we go. So ayan mga idol. So ang mga bagay talaga nangyayari minsan hindi inaasahan. Katulad nito mga idol, kung mapapansin nyo mga nasa loob po. Okay, so hindi nga lang natin na totally kukuhanan ng video kasi baka bawal mga idol. So kung mapapansin, papahagip lang natin ng konti mga idol. Okay, sila ngayon mga idol ay nasa mga sumakabilang buhay na mga family nila. So pinapasyalan nila kasi araw ng mga puso. Okay? So gumawa tayo ng mga bagay kahit nasaan tayo mga idol, ng mga mabubuti at puro magaganda hanggat tayo ay nabubuhay. Kasi parang libro lang yan mga idol, di ba? So kung ano yung mga nagagawa natin, yun ang maisusulat sa libro at yun ang maalala nila sa atin. Okay? So ganun din, kailangan natin mga idol na mag-serious sa passion na tinatahak natin kasi hindi basta barya ang ginagastos natin. Kasi sabi ko nga, pag once na maging mahilig ka sa pagmamanok, mahilig ka sa passion natin, ito ay mga passion talaga mga idol, aminin natin ang totoo, ng ano, mga may pera talaga. Okay? O involved talaga ang pera dito mga idol. Okay? Materyales, puhunan na, patuka, bitamina, gamot, suplemento, kulungan, pasilidad, location, tauhan, mga handler, feeder, lahat na. Okay? So, nandyan talaga mga idol. Okay? So, ito kung mapapansin nyo mga idol, nakakatuwa, no? Kunan natin ng buo mga idol. Talagang umantig sa aking ano to mga idol. Umantig sa aking mata. Pauwi na ako, yun na yung bike ko, paalis na ako mga idol. Oh. Kasi, actually mga idol, nandito ako kanina, yun nga lang, doon ako nagbablog kanina kasi doon ang location natin mga idol dyan. Tapos dito ngayon ang naging problem mga idol kasi kanina nagpapatugtog sila doon. Okay, so ibig sabihin makaka-copyright claim tayo. Kaya sabi ko uwi na lang din ako, tsaka hindi rin naman ako makaisip ng content. So ayan, no? Tingnan nyo mga idol, ang ganda ng puno na to, di ba? So siya lang ang umagaw ng pansin sa akin. So sabi ko mag-share muna ako, since Valentine naman, dugtungan natin ng buhay, dugtungan natin ng hilig pa rin natin, then ikwento natin yung puno na to. Okay?
So sa mga nakaka-relate mga idol ng mga ganitong istorya. Okay, so lalo-lalo na malikot yung ating isip. Okay, kung ano lang yung naisip ko, yun na lang yung sinabi ko mga idol. So sana meron tayong natutunan. At sana huwag tayong papayag mga idol na masira yung ating pamilya. Pamilya talaga ang pinaka-the best. Ano man ang mangyari, sa pamilya pa rin tayo. Okay? So, mga idol, maraming salamat dahil hindi man tayo magkakilala, pero ang gagaan ng loob natin sa isa't isa. Okay? So, sana mga idol, tuloy-tuloy tayo na magsama-sama. Then, mga idol, pa-like naman ako dyan. Then, comment na rin kayo mga idol. Okay? So, basta, maraming salamat mga idol. At saka, ito kasi, hindi natin talaga napag-practicean mga idol. Kaya, sabi ko nga, kung ano yung naisip ko, yun na yung sinabi ko. So, maraming salamat mga idol. Thank you talaga. Okay? So, happy Valentine sa inyo lahat. So, talaga natutuwa lang ako dito mga idol.